Welcome, everyone, to the home of the strongest MLBB players in the entire world. Again, I am Nice to joined here with my co-host and partner, Man Gene. And we're here for another episode of Sue Man, brought to you by Smart, our official teleco partner. Man Gene, how are you? Nice to, balita ko, ikaw ay nasa ibang region. Kaya iba ang setup mo today, no? Yeah, iba. May okay naman. Dito. Yeah, okay naman. Si Naisu, ladies and gentlemen, is in the land of the rising sun, fresh Konnichiwa. From Japan, checking out the MLBB scene there. Alam ko meron din dyan, Naisu. Pero tsaka na tayo dyan sa MLBB Japan. Balik muna tayo muli sa Pilipinas. Pero balita ko, Naisu, ang guest natin ngayon ay hindi lang pang Pilipinas. Mm-hmm. Talagang round the world. Mr. Worldwide. Nabuyoy pa ako, Mr. Worldwide. Yon. So speaking of, every episode, as you guys know, we feature a different region, and we also are joined by different guests from those regions to talk about their journey to M5, the road to M5 here. So last week, if you didn't get a chance to watch, we were with Coach Arcadia, who talked about Malaysia's road to M5, and you can check that out on Spotify, of course, if you're not watching it. Don't forget to leave us a rating over there. That does help us. Now, for this episode, Man Gene, we are joined by another decorated coach. And as you said, some people know him as Mr. Worldwide, you know, much like Coach Arcadia from our last episode. This man's mind is what I like to call high IQ, right? He is sought after by multiple teams, multiple regions for a reason. And right now, he is currently developing the competitive scene in MPL Singapore, their sixth season, by the way. So, Man Gene, let's go ahead and welcome our esteemed guest today, homeboy Singapore coach, Coach Dale. Coach Dale. Hello, guys. Thank you. Dale. Kalaran ni Man Gene to eh. Tinawag kasi ako naman for Worldwide eh. Nice, alam mo ba ang reason ba siya Mr. Worldwide? I have a feeling, but you can explain it to our other listeners out there, Man Gene. Sige. You explain it to the international viewers. Yeah, quickly lang, briefly lang. And then, sige, I'll try in English. You try. It's okay. All right. So, there's this artist called Pitbull. Back in 2013, 2012, he was so popular. And every time that he has a song, he will always say, Dale. In the first, that's his intro, what do you call that? Intro signature. Dale. Oh. Then one time, we saw Dale's IGN in the game, and then someone just said, hey, it's Dale. It's Mr. Worldwide. It's Pitbull. That's why he is now Mr. Worldwide. He's called Mr. Worldwide. Then again, it happened. He actually went worldwide. He went worldwide. That's all, Dale. You know, funny, I didn't know that story. That's the origin story of actually Mr. Worldwide. Wow. It's just a joke. Ano siya? Wala siyang kwenta in the Filipino sense of humor. Hindi siya nagme-make sense. But tinanggap ni Dale. Hi, Dale. Wala na, Dale. Nandyan ka na. Wala, nandyan na eh. Naka-construct na yun. Kung hindi ako nakakamali, 2018 pa yun, nung player pa ako eh. Natawag niya ako Mr. Worldwide eh. Eh di, man. Ang dami ng tatak ng passport mo. Actually, nag-renew na ako eh. Ay, sayang. Hindi, I mean, nag-renew stamps. Kasi napuno nga yung passport ko. Yung una. wala nang pagtatakan ng ibang country eh. Oh, alright, ang dami ng team na nadaanan ni Dale, no? Myanmar, nag-Indo. Nag-Indo ka na ba, Dale? Hindi pa? Hindi, nag-Indo ako dahil sa M4 lang eh. Pero wala akong pinasukan na Indo team. Pero Myanmar ka nun. Ngayon, Myanmar ako na. Tapos nag-American outplay. Team. Outplay. Outplay, yeah. Outplay. Outplay. Back in MSC? MSC. Right. How are you, Dale? Kamusta ka ngayon? Ano bang region mo talaga ngayon? Kahit ako naguguluhan ako eh. Kasi ang team ko, Singapore, pero naka-stay ako sa Malaysia. Kasi yung origin ng team ko, yung org namin, Malaysian base. So, since yung Malaysia at Singapore magkalapit lang, parang border lang yung pagitan,
Magulo din, kahit ako naguguluan din eh. So ibig mong sabi... Oh, he's staying in Malaysia. You're in Malaysia. Hello. Coaching sa Singapore. Oh, bali, every time na may labang kami, for example, in this coming weekend. Uh-huh. So Friday night, kailangan na namin lumipat sa Singapore. How long yung travel time? If no jam, I think it's only 30 minutes or sometimes it depends on the CIQ in the immigration. So, minsan mas matagal pa yung pila sa immigration. Ano yung via bus kayo or via car? Via car. So, minsan kasi ano na some of the Indo players meron silang problema, like they don't have a return ticket. Unlike me, I have a return ticket. So when the officer is asking where's your return ticket, then I'm gonna show my return ticket. And then later on, magkakaproblema na kami pagdating sa Indo players kasi wala silang return ticket. So, buti na lang kilala yung boss namin. Parang kilala siya yung pangalan, yung established ng homeboys dito, malaki sa Malaysia. Okay, okay. So, kasi parang ano sila, yung boss ko parang doggy siya dito. Okay, okay. So, sobrang sikat basically. Yes, yes, yes. And well known for MLBB. Yeah, parang ganun. I see ano name niya? So, actually he was a guest in, I can't remember Daddy if it was M4. Daddy Hood, yes. Yeah, Daddy have Hood. Have you met Daddy Hood? Yes, yes, yes. I got to meet, okay, Daddy Hood. Si Hun, iba si Daddy Hood, iba si Hun. Okay, hindi, yun? Isa lang yun. Ay, isa lang ba yun? Oo, isa lang yun. Okay, okay. Ang weird ng pakiramdam. So, wait lang ha. Ikaw ay naglalaro for MPL Singapore. Oo, pero nakistay ako sa Malaysia. Okay, okay. So, it means meron din kayong mga scrims na yung server nyo, Malaysia? Or iisa lang yung server nyo pag nagra-rank games kayo? Actually, kahit nasa Singapore ka, kapag nag-rank game ka, pwede mo silang makita yung mga Indo eh. Kumbaga, halo-halo talaga siya dito eh. Halo-halo talaga. Kunwari, kahit nasa Malaysia ka, pwede kang makakita ng Singapore player or Indo player, ganun. Ang galing, okay. Ang dami ko na agad nakuha, nice to sa ano. I know there's like homeboys Malaysia, diba? And then the homeboys Singapore. Pero I didn't expect. May naliligaw na Malaysian server dito eh. Sa server namin. Okay. Okay, okay, okay. Nandito ako ngayon sa Malaysian MPL, MPLSG.gg. Ayan, nandito nga si Coach Dale, Triple E. Triple E na IGN mo ngayon. Nasaan ba standings dito? Okay, standings. Pang-apat yata kami or par 5. Pang-apat. Inalas kami last week eh. Pang-apat sila. Nice, balita ko ang tropa natin na Malaysian casters sina si Husky. Sina Jace. Sina Jace. Yeah, sina Jace. Yeah. 2 weeks na lang, no, Coach? 2 weeks na lang. Last 3 matches na lang kami. Okay, last 3 matches na lang. Alright, I think mamaya natin pag-usapan yung Malaysian experience at Singaporean experience since ikaw ay worldwide. Balikan natin ng onte ang coaching history mo. After mo mag-echo, may nagpahinga ka din eh. May naalala mo parang isang season kang nagpahinga. Then nagulat lahat, part ka na ng Myanmar organization which is Falcon. Nandun ka sa M4, nakapasok ka ng M4. Kumusta ba experience mo with Falcon dun sa M4? Actually, yung answer ko dun is 50-50. Like, okay siya. At the same time, hindi rin okay. Kasi most of the time, every day, we are facing with electricity break and curfew. So, starting 7 p.m., hindi ka na pwede lumabas ng bahay, gano'n. So, mahigpit nung nag-stay ka doon? Mahigpit? Oo, mahigpit. So, totally talaga hindi ako lumalabas. Or kung gusto mong pagkain para sa midnight snack mo, bumili ka na 5 p.m. pa lang. Grabe, so you have to do it in advance. Wait, so martial law talaga yung tawag? Or parang similar lang? Gano'n. Alright. Pero kasi syempre, di na rin naman natin alam yung nangyari dyan. Pero I think what you're pointing out is, of course, sa Myanmar, since ang daming external factors, so meaning hirap kayo mag-training, yung Falcon. Hirap
hirap mag-stream. Ayun nga yung kinaganda dun eh. Kahit na may ganun yung problem, may problem yung country nila na ganun, nakaka-practice pa rin kami ng 3 times a day. So, gaya na sabi ko na kahit meron kaming electricity break doon, meron silang generator, which is yung baterya ng truck. Ang grabe naman yun. Doon ako natawa kasi nung una, akala ko, anong purpose no? Tinanong ko pa nga yung pinaka-boss doon, yung owner. Sabi ko, what's the purpose of this battery? Kasi ang laki nga. Sabi niya, kapag daw nawala ng kuryente, yun yung backup ano namin. Yan yung generator nila. Galing ah. So, yun yung pinaka-generator nila, battery ng truck. Okay, so very resourceful. Resourceful si na Justin in making it to M4. Oo. Ayun din yung ano, isa pang maganda doon. Dahil nga ganun yung mindset ng, I mean yung nangyayari sa ano nila, sa country nila. Ginagawa nila motivation yun as a player. Kumbaga parang kapag nagkikipag-compete sila sa international, yun yung baon nila na kailangan nilang galingan kasi maraming sacrifice tsaka yung paghihirap yung dinadaan nila everyday. Interesting, no? Yeah. Wala nang or ngayon ko lang ito naririnig na iso. Oh, like, diba we spoke even in the previous episodes, yung like challenges back with Dave sa NA, yung challenges ng players. Iba to. Yeah, I think mas mahirap yung ano, mas mahirap yung Myanmar. Oh, kasi hindi na siya ano na siya, mga things na out of your control na. Wala like kahit anong gusto mong gawin, ano, you need to accept everything. It shows the dedication also. Yeah. Diba? To compete. Yeah. Saka, no, sobrang ano, parang kahit na hindi ganun kalaki yung community dun, talaga nagpo-push pa rin yung mga taong may passion talaga sa game. Kapansin-pansin kasi umabot din yung Team Myanmar. Wala ka na ata sa kanila nun, nung nag-SEA Games sila. Pero overall, yung MLBB scene, ano masasabi mo sa MLBB scene nila, sa mga players? Yung to summarize your experience lang. Siguro kung mabibigyan sila ng pagkakataon na ano magka MPL din. Siguro magiging one of the competitive region din yung ano yung Malaysia Myanmar pagdating sa mga international tournament eh, kasi yung mindset ng mga player sobrang hirap na ng buhay nila doon kasi actually yung sahod nila din hindi naman ganoon kalaki yan eh. Kumbaga talagang gusto lang ng mga player na yung passion talaga na nakikipag-compete sila. Yung tipong na pangarap kong kumumpit ng esports, ganun. Mm-hmm. Kaya pala ganun ka dedicated sina Naomi. Si Naomi nasa Justin. RQ. Yeah. RRQ. So, ibig sabihin, yung overall stay mo dun, struggle din in a way na... Struggle. Oo, struggle pero palag-palag. How long did you stay there, coach? Mag Facebook ka lang, kailangan pang gumamit ng VPN eh. Ay, grabe, kahit Facebook. Okay, parang okay. Restrict yata din yung ano nila. Parang nagiging ano, semi-North Korea. Okay, strict lang talaga. Sobra. May tanong si Naisu, ano yung tanong mo Naisu? How many months were you there, Coach Dale, sa Myanmar? I think, if I'm not mistaken, it's almost 6 months. Ah, 6 months. May nantagal din nun. 6 months, mahirap yan eh. Matagal din. Alright. So, parang ano ka, parang preso ka sa isang sa isang country. yung pakiramdam. Oo, yung pakiramdam. Kasi hindi ka minsan, alam mo yung yung tipong stress ka, kailangan mo ng unwind, like going to the mall, something like that. Pero hindi mo magawa kasi nga maraming establishment na nare-restrict ka. Lalo na foreigner ako dun. Okay. Grabe. Okay. So, we know how Myanmar was now. And then so to follow up, still talking about your history here, Coach Dale. After Myanmar, you went to Malaysia to basically work with homeboys. You led them to the third place finish. Did you have any adjustments that you had to make personally from Myanmar to Malaysia? Was there anything that stuck out to you the biggest? Actually, it's like a biggest adjustment because we know already that Malaysia is a Muslim country, so basically you need to adjust when it comes to their environment and culture. So
ayun siguro yung pinakamasabi kong malaking adjustment. And then, one thing, yung language nila parehas magkaiba. Although, ano? Even parehas magkaiba? Language, I mean, even though the Burmese language is hard to understand, mas hindi ko naiintindihan yung basa, pero parang Katagalan naiintindihan ko na kasi similar din siya ng Tagalog tsaka ano eh, ng Kapampangan. Kasi ang, kaya nahirapan din ako nung una, parang 6 months naririnig ko yung Burmese language, tapos sa same time, bigla akong magbabago naririnig. Yeah. Basically, culture shock din eh. Ang saya pala ng na-experience mo for, ano ba, halos 2 years ka nang palipat-lipat at paiba-iba ng culture. Culture man ka na. Oh, parang ganoon kasi lalo na ngayon Singaporean yung mga player ko, iba na naman yung culture ng mga to. Yeah. Iba na. Singapore mostly English, 'di ba? Like pure English. So you English, had to switch tapos, again. Tapos nagmamandarin din yung mga player. So minsan kapag naglalaro sila, nagmamandarin sila, sabi ko. Ano yung binababling mo ganoon? Kasi nagsasalita sila na hindi ko maintindihan. Akala ko English. Grabe, man. Ang ano niyan, ang tindi niyan kasi bukod sa language, may religion ka pa kasi depende pa sa bansa, yung food pa. Food, culture, lahat. Hindi ko na alam, wala akong masabi sa'yo, men. Ang hirap niyang pinapasok mo. Ikaw na yan eh. Isa bang nakakaano dyan, nasaktuhan ako ng Ramadan nila. Yung fasting day nila, ayun yung pinaka, feeling ko yun yung pinaka-struggle ko dito sa Malaysia. Kasi alam mo yun, pwede akong kumain, pero parang nakakabastos naman, kakain ako sa harap na nagpo-fasting, di ba? Hirap yan eh. So, ang ginagawa ko, lumalayo talaga ako, yung walang nakakita sa akin. Kumbaga parang pupunta ako sa may bandang ano eh, yung sa mga side ng mga Chinese, kasi may mga Chinese din dito eh. So doon ako, alis doon yung mga yun, kumakain. Eh kapag yung mga kasama ko, puro mga Muslim, di kumakain, nakakahiya. Kung umi-sneaky ka, umi-sneaky ka. Oo, umi-sneaky ko. Tapos minsan ginagawa ko na lang, sinasamahan ko na sila eh, na mag-fasting. Para pare-parehas na lang kami. You suffer with them, ganun. Oo. Hindi ko ma-imagine, man. Tama nga, no? After 6 months, iba yung sanay ka na, tapos biglang, uy, may bago na naman. But then again, it all boils down na you need to coach them. You need to coach. Yun yung talaga number one priority doon. Kasi pumunta ka dito para magtrabaho sa kanila eh. Turuan sila. So kailangan ko din talagang ano eh. Part sa job ko yung mag-adjust din sa culture nila at environment eh. Kailangan That's ko rin what I was gonna say. Then they probably respect you too, like in a way, na if sabay mo sila sa culture nila, in a way, respect din yun. Yeah. Diba? Kailangan yan, number one yun syempre. Dala mo yung lahi ng Pilipino eh. Oo nga eh. Dale, pansin namin ni Nai. So ikaw lang mag-isa no? Sa team mo. Hindi. Or nagkaroon ka na ba Pilipino. Ng may kasama? Oh. Pilipino. Actually, sa totoo lang, plano ko sanang kumuha ng Filipino players kaso sobrang hirap ng immigration dyan eh. Sa Pinas? Oh, kapag aalis ka ng bansa, ang dami requirements. Although, kailangan naman yan for your assurance din naman eh. Pero kasi parang minsan, kahit complete papers ka, may tendency na ma-offload ka, ganun. Hindi, kumbaga, may struggle pa din. Hindi perfect, ganun. Hindi siya perfect. Mahirap din. Ay, understandable naman. So, ang mas struggle mo is yung external factors kapag magdadala ng Pinoy. Pero gusto mo na may daling Pinoy. Oo, kasi madaling ano eh. Like, ako, Pilipino na ako. Alam ko na yung playstyle ng Philippines. Tapos, may dala kang player na dala-dala nila yung playstyle ng Pilipinas. So, ma-adapt ng mga ano yun. Yung kunwari, Singapore, ma-adapt nila yun. Tsaka, at the same time, parang second language natin yung English. So, hindi hirap yung mga Pilipino pagdating sa English. Eh. Of course. Yeah. They could communicate, no problem, no? No problem, because if I'm not mistaken, starting pre-LM, they're already teaching English subjects. ABC. Yung mga English subject, until you will graduate college, you still have an English subject. English, of course. Tsaka kasi sa Visayas, tsaka sa Mindanao, karamihan ng mga Pinoy dun, English ang first language. Sa Manila kasi, bihira eh, like sinaiso lang.
Saka si ano, si Dan? Si Leo. Alright. Kung marami kang players, curious ako, ano yung pinaka-struggle in adjusting sa coaching? Hindi natin, hindi namin to natanong kay Ark eh. Paano, ano, in what parang, way? Alimbawa, language ba? Or, paano mo sila mapaparealize na, ano, ako yung sundin mo, ako yung coach? Paano yun? Paano mo tiniteknikan? Hindi ako ganun eh. Mm-hmm. Hindi ganun yung way of coaching ko eh. So, ang way of coaching ko is, lagi kami nag-meet sa gitna ng player, tsaka hindi ako. So, lagi may compromise. Lagi akong hinahanap yung compromise eh. Kasi ano, kung magsaset ako na kailangan sundin mo ko, tapos hindi kayang sundin ng player, mag-aaway lang kami. Hindi kayo magkakasundo. Yeah. So, mag-meet kami sa gitna. Kailangan ko rin intindihin yung player eh. So, isiset ko yung standard ko dun sa kayang abutin ng player. Is that how you always have been, coach, or did you learn that along your coaching career, like through the years? I think I could say that ever since I was like that, because I've been player din ako dati, so alam ko rin yung feeling ng isang player, alam ko din yung lalo na yung coach ako, so lagi ko nilalagay yung sarili ko sa ano sa player, as a player. So bago ako magtatanong sa player, iisipin ko muna na kung ako yung player, ano yung magandang gawin? Or ano yung maganda sinasabi, ganun, or mga ideas. So, laging ganun. Lagi kami nagmimit sa gitna. Okay. That's a good way to approach it, na? And why I think also it plays a part in players becoming coaches later, which leads me to the next point here, Coach Dale, to part of your history again. We know that you worked with Outplay, the team from the USA for MSC 2023. Even I was wondering this when I heard about this, because hey, I follow NA very closely. And I went and I casted the NACT Grand Final. So I saw Outplay and BTK play. And my question after that happened was, who is going to coach these guys? And then I heard they got Coach Dale. How did that happen? Actually, basic food, tumawag sa akin that time, sabi niya, at that time, MPL season 11, kakatapos lang. So basically, nasa day off ako nun eh. Kumbaga, nasa break ako. Season break, and then tumawag si Basic sa akin, tinanong niya sa akin kung available ba daw ako and willing ako mag-coach sa kanila. And then after that, I called my boss and asked permission if he will gonna allow me to participate in MSC but in different teams. And then, ayun, thankful ako kasi pumayag yung boss ko. Oo. Nakausap namin si Dave, and Dave said he feels na hindi naging enough yung time frame eh. Yeah. Hindi. Oo. Kasi una sa lahat, yung oras magkaiba eh. Tapos kahit sila din, magkakaiba din yung oras nila. Tapos yung mga personal life din naman sila eh. So, ako yung nag-adjust oras nila kapag may scrim sila. Kumbaga parang 8 a.m. sa atin, tapos doon pa lang mag-start yung scrim nila. So, ang laking adjustment sa akin yun. Usually, 8 a.m. tulog pa ako nyan eh. Oh. And adjustment din sa'yo yun kasi nasa Malaysia ka, tapos biglang US ka naman. Pero never kang pumunta doon. Online lang yung sessions. Online session lang. Akala ko dagdag tatak ka na naman eh. Ay, hindi. Mahirap pumasok sa Amerika. Alam naman natin yun. Okay. Ngayon na you're handling homeboys na sa Singapore. May pinagkaiba ba to sa anong pinagkaiba ngayon sa mga na-handle mo na or parehas lang ba? Malaki, malaking pinagkaiba eh. Mm-hmm. Kasi in terms of mechanical, I think Singaporean players already behind. Ah, talaga? Yes, because behind. Maybe sa ano yun, nakaka-affect yung culture nila eh, yung environment nila. Kasi based on my experience sa Singapore, lahat ng parents, they're not allowing their kids to play a mobile game or they need to prioritize schooling. At the same time, they need to attend a military service.
May ganun pala sa SG. May, kahit ako nagulat din ako nung nalaman ko yun eh, na kailangan nilang mag-attend ng ganun, at least 1 or 2 year service, something like that. I think it's like, yeah, it's like Korea, if I remember. Mandatory. Right. Mandatory yeah, parang, talaga. Parang 2 years, 1 or 2 years, something like that. So chances... Parang, yung mga Singaporean, yung Singaporean parents, parang Filipino parents din, yung anong makukuha mo dyan, puro laro ka. Parang ganun yung gusto nila parating sa mga sa mga anak nila. Kaya sabi nila, tsaka at the same time, paano ba to? Parang school yung pinaka basihan nila sa bansa eh. So kung hindi ka nag-aral, wala kang trabaho. Marami pang ano dyan, parang marami pang, may ano pa, parang may stigma pa yung gaming. May ganun pa. Parang, hindi siya, ano eh, kumbaga yung Singapore country, hindi siya into sa esports eh. Hindi siya kasing laki dito? Agree ka ba? Hindi siya kasing laki dito? Hindi. Oh, wow. Feeling ko, so, because... I could say Singaporean community is smaller to all region that we have. I mean, like, that... All gaming like that. Kaya masasabi mong, mechanically, panis sila sa Pinoy. Yun ba sinasabi mo? Oh, malayo, naman. As in, malayo yung agwa. Malayo. Okay. Kasi I think that's even on the talent side, Benjin. Like, if you talk to, you know, some of the talents and stuff, like, it's, in a way, it's professional, pero they can't fully 100% commit to it, like we can in the Philippines, for example. You know? Yeah. That's biggest example. They cannot fully commit. Yeah. In a way, in their culture too, like they prioritize education, like Korshdale said, their jobs, the financial industry, like it's so big over there that gaming is still, like you said, in a way, parang stigma siya, may stigma na, what are you gonna get from that? Ganun. Yeah, oh, and man. All we know that Singapore cost of living, it's too expensive compared to Philippines. Yeah. That's why they need to find a better job or better salary income, something like that. Okay. Because we know that being a esports player or working under esports, the salary is not that quite good compared to the other job. Pero goods naman ang state mo dyan, Coach Dale. So far, hindi, nasa Malaysia ka pala, no? Nasa Malaysia ako. Kasi kinili ko rin dito eh, kasi yung cost of living talaga ng Singapore, boss, mahal. Yeah, mahal. Hindi, magkaiba SIM card mo, magkaiba. Hindi. Magkalipat-lipat. Sa Singapore, ang gamit ko, Malaysian SIM, pero open siya for data roam. Ah, okay. Kasi mas mura siya dito. Kumbaga kapag nag-on ako ng data roam, hindi siya ganun kamahalan. Compare kapag bumili ako ng SIM, nag-register ako ng, or bumili ako ng data, sobrang mahal. Uh-oh. Parang 5 gig la, I mean 2 gig siguro, let's say 2 gig, 1,500 na sa pera natin. Galing. You literally just go to Singapore pag MPL yan. Like so Friday, Saturday, Friday night. Balik sa Malaysia. Okay. Ang kulit talaga, promise. Ang kulit ng setup mo, man. Ikaw lang ba yung ganun sa Singapore? Ikaw lang yung Pinoy na ganun? Hindi. Sila kasi ang culture na Singapore, kapag for example, off season, most of them they're just training through online. So when the season is near, like for example, 1 month before the season start, they will come to the Singapore to practice together. Okay. So that's how Singaporean teams routine. So bali ayun, yung mga imports na Pilipino din sa Singapore, pupunta lang na Singapore yan tuwing malapit na yung laban eh. I mean, mag-start yung season eh. Pero most of the time, they are just training through online. So it's a very different setup. I mean, because in a way, I feel like this falls in the same lines of, for example, if you're comparing it, Singapore, technically first world country show, right? I mean, it's the cost of living is higher. And then same thing we heard from NA, the whole road to NA or road to M5 from NA was even these players, they can't fully commit. Kasi, I mean, it's mobile gaming, esports, compared to, for example, even if they just go, like what Dave said, if they just go work at a McDonald's in a first world country, they're most likely going to earn more consistently from that. So it's hard for the parents to be like, oh yeah, you can go and play 8 hours a day of MLBB.
You know, like medyo similar yung concept between Singapore and NA. Pero masasabi mo, Dale, in relation to MLBB, ibig mo bang sabihin, nakukuha ko kasi dito, hindi ganoon ka in grande, like for example, sa Pilipinas, ang MPL or MLBB dyan. Like hindi siya ganoon ka... Sa Singapore? Same yung appreciation kagaya ng mga Pinoy. Hindi eh. Kumbaga, yung mga tao sa Singapore, wala silang pake eh. Okay, so ano talaga, as in, kita talaga pagka punta mo, kunyari, punta kang MPL Arena dyan, hindi siya kasing laki. Wala, eh. walang fans na sasalubong sa'yo, ganun. Kahit naka-jersey ka, hindi ka titignan ng mga tao, ganun. Onti lang. Onti lang talaga. Okay, so ano, nice yun. Unlike dito sa, ano, sa Malaysia, masasabi ko pa, medyo similar sa Pilipinas eh. Mm-hmm. Okay. Kaya pala na so we don't ni ano, let's not take our jobs for granted. Yeah. Hey, you know, it's funny because talking to our fellow casters over there, they have said similar things. Yeah. See the J, see the Abstract. All of them. That's how they say it. And that's why when they, you know, usually it's one caster from Singapore that gets to go to, for example, MSC or the M series. It's the big deal for them, and they see what the world is like outside of that Singapore bubble, bubble siya, you know. So it's interesting to hear, you know, that how that is for masasakop pa sila. Dahil naman yun yung M5 sa Pilipinas, yeah. Mangyayari yan. So makikita nila gaano talaga sinusuportan ng mga tao yung mga idol nila eh. Kaya big deal pag sinasol yung mga nakapunta. Pero kumbaga hindi naman siya totally wala, no? Meron pero hindi siya karamihan talaga. Oh, hindi karamihan. Okay. Okay. Siguro ano, pinaka makikita mo lang na viewers din, mga kapwa Pinoy mo lang din. Actually, this leads me to ask you, Coach Dale. Do you think Singapore in general can ever get to, let's say, the competitive level ng Philippines or Indonesia, or what do they have to do to get to that level? I mean, how can that happen? Is that through imports, or do you think it's just a cultural difference na that's going to be that way? Actually, I would say that pwede siya mangyari. Kung iibahin nila yung, ano, I mean, talagang ilalagay nila yung dedication nila sa game. Like, fully commit, something like that. Pero kapag hindi, parang malabo talaga. Malabo na talaga sila makahabol. Dahil sa commitment. Kasi, like for example, one of my player attending school. So basically, he can only attend one or two scrim per day. Or sometimes, there's some scenario that he can only attend once a day, something like that. Oo. Laging nakakapasok ang Singapore sa international scene. Hindi ba nawawalan ng ano ba, ng inspiration sometimes yung mga players? Kasi pansin ko, parang may mga SEA Games, MSC, nandun na yung may mga familiar games na napaulit-ulit tayo nakikita. Pansin mo ba dyan, like, game pa rin sila? Hindi ba sila nawawalan ng gana? Ganun? Gusto nila eh. Kasi meron talaga mga players na nangangarap din talaga. Kaso ang problema, hindi nila kayang ipaglaban sa parents nila. So kailangan nilang respeto yung decision ng magulang. Like for example, let's say one of my player cannot come here in Johor because his parents don't allow him to come here. So basically, he can only attend through online. Gets. Iba nga, nice. Iba. Kasi, di ba, like here in the Philippines now, especially over the last, I would say maybe the last 2 years or a year, di ba, the parents are becoming more accepting of esports. Not even to the point now, this season 12, and daming parents to come support their their players, di ba, their family and everything. So it's very, it's something cultural that is a big difference between Singapore and countries like Philippines, Indonesia, and I feel like it will just take a lot of time for that to
yeah. that idea to shift. Kasi cultural thing yan. So we can't even say that in 2 years or 3 years na it's going to change, diba? Yeah. Like, baka si Dale na ang magbabago. Ay, hindi. Malabo. Baka pag nakita ka nila, sabihin ng mga parents, pero ano, go! Magagawa ko lang siguro yung mga different playstyle, syempre kailangan din nilang mag-evolve. So, although may mga Pilipino na rin naman yung mga Singaporean team ngayon, siguro makaka-adapt na yung mga Singaporean player pagdating sa ganyan. Oo nga, nandiyan sina KLBJ, di ba? KLBJ, sila Hades, sila Sagitno. Oy, pang third sila, hinahabol nyo sila. Actually, nalaglag kami. Kami yung nasa top 1 nung week 1, tapos top 2, medyo minalas kami last week. Kaya nalaglag kami ng top 4. Pero nung kami nila Sagitno, natalo namin sila. Okay. So tapos marami na rin pala. RSG. Marami na rin pala sila doon na iso. Oo, prediction ko pa, mas dadami po for next season. Kasi nga, nagiging competitive na yun. Although nararamdaman ko na yung competitiveness sa Singapore ngayon. That's good. I mean, I know that's a start, diba? Like, kasi I think even with the focus of this podcast, Road to M5, you always have to consider na competitiveness on the international stage, diba? Yes, sir. Like that's what a lot of people are paying attention to, and a lot of people that will be listening to this or watching this want to know, well, you know, they already, there's like this stigma with MPL Singapore on an international level, so like how can that change? And I think Coach Dale, you put it correctly, that change is already happening with these imports, right? And then if there's more even next year, who's to say by a certain time after a couple seasons or whatever, now MPL Singapore, even if it's not these Pinoy players, right? Like the effect na coaches like yourself or players that are coming and spreading some of that mentality, whether it's the dedication, whether it's the mechanical skills, basta anything, it'll have a positive effect on the whole scene. I think that's what we're seeing actually globally, and why we like to highlight especially these Filipino imports, players, coaches, everyone being involved, you know. Yeah. Malaking impact talaga. Simulan mo, Mr. Worldwide. And then may nauna na yung mga ano. Actually, naunang nag-import yung RSGSG last season. So, this season, sobrang dami na talaga ng import. Like, kumuha sila ng mga indoor, mga Filipino players and coaches, something like that. So, ngayon pala nag-i-start. So, mahaba-haba pa naman. Season 6 pa lang naman sila eh. Oo nga, late season din. Season 6 na. dati kasi Naisu, yung region together, ng MYSG. Yung... MY tsaka SG magkasama. Yeah. Magkasama. Naisu, ang dami rin yung nasabi ni Coach Dale about the culture. And then parang feeling ko game na eh. Mm-hmm. Game na, okay. Coach Dale covered it about the culture. And I think everybody understands now kind of the difference there and their own struggle. So, Manjean, it's now next to one of our favorite parts, our favorite segments here on the Road to M5. Coach Dale, Manjean is going to ask you to categorize all the Singapore teams in relation to their Road to M5. So, Manjean, I'll let you go ahead and explain it and you can take it away. Yes, sir. So, Dale, alam mo, ang gagawin lang natin dito, parang mag-tiering lang tayo. So, merong tatlong tier, di ba? Alam mo yun, di ba? S tier, A tier, ganyan. So, sa tatlong tier na yan, ang pinakauna ay ang di makakasama tier. Ito yung sure ka. Di makakapasok. Oo, di mapasok sa M5. Sure ka, tanggal to. Ganun, sure ka dito. Second is na traffic tier. Ito yung 50-50. Pwedeng maka M5, pwedeng hindi rin. Tapos, yung pangalawa is nasa expressway. Naka-expressway. Ito yung sure ka. Sure na. Pasok to, M5 to. So, bahala ka na. Pwede mong i-explain, pwedeng hindi. Bahala ka na. Singapore team lang yan, no? Oo, Singapore team lang. Siguro, masasabi ko na hindi makakapasok. Number one, Stellar SG, okay. Kasi as of now, wala pa silang panalo kahit isang series. Although, yung coach ng... I feel sorry for the Stellar team because Philippine din naman yung coach nila dun . Pinoy din so, pala. Number two, siguro, I could say Vanguard. Number six ngayon yung Vanguard. Oo. Yes. Tapos, yung
So, sa ano na tayo? Sa 50-50. Okay. Siguro, homeboys. Homeboys, RSGSG, Team Bleed, and Flash. Yan yung na yan yung 50-50 mo? Yung 1-4? Oo, kasi ano yan eh, nagka-cycle sila eh. Natalo si ganito, natalo naman si ganyan, nanalo sila sa ganito. So, wala pang kasi karaduan talaga eh. Okay, okay. So ang natitira mo Evil tsaka Alchemy. Alchemy siguro I could say hindi rin sila makakapasok. Hindi makakasama. Eh yung Evil. Ano nga ulit yung isa? Yung Sure na Express na no? Oo. Siguro yung kasama din yung Evil sa ano sa 50-50. Kasi talagang ano eh tic-tac-toe ko lahat ng nandiyan eh. Top, so walang express way. Okay. So walang naka-expressway. Oh, walang expressway. Yung homeboys, sure ka? Yung homeboys, hindi naka-expressway yan? Hindi ka lang humble? Hindi ka lang humble? Hindi naman sa humble, pero ano lang eh. Based sa result lang na nangyari within 2 weeks eh. Kasi first week, nanalo kami kay Bleed. Si Bleed, nanalo siya kay ano, Si Flash, nanalo siya kay, actually Flash kasi undefeated. Pero kung siguro nakalaban na namin yung Flash and then nanalo kami, I could say Team Flash is sigurado na. Pero kasi this upcoming week, makakalaban namin yung Team Flash, which is hindi po pa masasabi kung mananalo kami or matatalo kami, kaya hindi ko masasabi. So, lalagay ko na lang sila sa neutral part, which is 50-50. Okay. First time in our episode first time, no? Na walang naka-expressway. Everyone's 50-50. For SG, for Dale. Baka kasi balikan ako ng mga Singaporean eh. Pero, I mean, I get it too. Kasi, di ba, even our season here, for season 12, I mean, we obviously have strong teams, pero so far it's been a lot of surprises, upsets, and everything. So, if you're looking at the standings, MPL SG, similar thing is happening, right? And you said, Coach Dale, you only have 2 weeks left, right? 2 weeks left sa regular season. Oo, dalawa na lang. Ala, dikit nga yung score nila. Nice. Looking at the standings, Homeboys is at 7, Bleed, RSG 8, Flash is 11. So, isang series lang yan. Literal. Isang series. Isa or dalawang series lang yan. Kayo, yung Bleed, you need to win 2 straight para ang max points nyo, 13. So, 13, pwede nga kayo mag 50-50. O nga, no? Kasi, kundi mo upper bracket, lahat kami 50-50 kung sino yung top 4, eh. Oo nga. First time. Kasi talaga naging tic-tac-toe lahat. Lahat talaga naging tic-tac-toe, eh. First time, Naisu. Yeah, first time. Hey, it was a first for everything, di ba? I think, I don't know, at least from a caster perspective or a viewer perspective, maganda yun. Long sure ball, di ba? Like, it could go anyway. Especially sa playoffs. Ilan days sa playoffs sa Singapore? Ilan days? 3 ba? 3? Starting? 3. Kaso, late masyado eh. Kumbaga, start ng playoffs namin October 20 pa, pero sa MY, October 3 na mag-i-start. Oo nga. So, mauuna yung MY. MY. Tapos matatapos sila na ISU October din. So, meron 1 month to prepare for Empire. Meron ba? Oo, may 1 month pa po to prepare. Ang sigurong masasabi ko, medyo lugi dyan yung Philippines. Kasi halos kaka-start lang na regular season dyan. Tama? October din matatapos, pero late October. Late October. So, basically, walang pahinga yung mga players. Almost say, 2 weeks. Ganun. Not enough to prepare in the M5. Mm-mm. Or siguro, normal na yun eh. Kasi malakas naman tayo mga Pinoy. So, for a while kahit, now, diretso eh. So feeling mo, kahit onti lang yung preparation, tingin mo, kakayanin ba ng SG teams yung PH? Hindi. Blunt out, wala. Hindi. Hindi. And Malabo. As malabo. A coach? Malabo. Malabo. Ang layo na lang. Ang layo. Pagdating pa lang sa skirmish, ang layo eh. Nakakatakot yung skirmish ng ano, ng mga PH team. Ganon. Mm-hmm. Okay. Kasi dito, kaya lang sabi kong hindi. Pag yung sa SG kasi, pag sumulpok ng clash,
clash na talaga doon. Ubusan na doon. Unlike sa Pilipinas, merong kiting eh. They just go for it. May objective ba sila din? May objective sila pag clash o talagang clash lang? Clash lang. Bahala na. Suntukan ko, suntukan. Rambo lang na lang tayo dito. Kung matira matibay, ganyan lagi dito sa Singapore eh. Palakasan lang, no? Bahala na. Oo, pagaling ang pumindot eh. Okay. Pero, go. Nice. That's why, I know, I feel like that's why a lot of viewers like watching Singapore games too, though. Because, yeah, hey, it's literally a bloodbath, diba? Puro clash. Gera only. Aside from that, their pick is weird, you know? Yeah. Isipin mo, ano, may magpipick ng Minsitar, Badang. Diba? Kung saan ka makakita ng ganyan sa Pilipinas, may nang nagbabadang. Oo nga, no? Si Diablo. Si Diablo. Game na game sa badang. Sila lang yung nagpo-pull off ng badang. Pero ang galing niya. I could say, ang galing ng bata. Pag ginamit niya yung ganun na hero, parang nagsusuper saiyan. Best pick niya yun eh. Meron tayong fearless forecast question. Tama ba, Nice? Ibomba mo, Nice. Ibomba mo kay Coach. Since already, si Coach Dale said, against Philippines, after categorizing them, He gave his thoughts there. Voila. So, how about this, Coach Dale? Fearless forecast for M5. What placing will Singapore get in M5? Siguro I could say top 4. Oh. Top 4 or top 5 if they're lucky. Because if I'm not mistaken, way back in MSC last season, RSGSG beat the Cambodian team, the representative of Cambodia. So basically, in terms of rankings, Cambodia is the top 4. And although medyo 50-50 na ako sa Cambodia team kasi nga natalo sila ng RSGSG. So you think top 4? Top 4. Oh, so basically, dalawa yung top 4, Cambodia or ano, ang tawag dito, Singapore. SG. Pero hindi mo rin kasi masasabi yung team Mene eh. I mean, yung ano, yung may reflux, talaga? Yung best friend ni Ma'am Shu. Okay, sina Turkey. Yung mga Turkey, yeah. Magagaling din yung mga yun eh. Galing, so, may ganun pala nakikita si Dale, no? Mm-hmm. The Turkish Delight ata. Turkish Delight. Si ano? Si Alien ba yun? Is that Alien? Sila Sunshine. Kalimutan ko. Alien ata yun, yung in-interview siya about takot ba siya makalaban yung Echo. Tapos ang sabi niya, ba't ako matatakot, hindi naman namin makakalaban sa playoffs. Sinabi niya in Tagalog. Anyways, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero yan yung shoutout sa Turkey. So, realistically speaking, sinasabi ni Dale, fourth place ang SG. Here's the thing. I have a follow-up question to that then, Christian. If it's homeboys and they're qualified, they're going to M5. May ibang approach sa preparations M5. Like, how will you approach M5 preparation if it's you guys going to back here to the Philippines? Will you have a different approach, or how do you plan that? I think I should suggest to Daddy Hood that we will train at the Philippines. Yon. Because aminin naman natin sa hindi, malakas talaga yung mga nagra-rank dyan sa Pilipinas eh. Oh, rank pa lang, hirap na eh. Oh, rank na. Malakas na dyan eh. Compared dito kasi, I could say the rank game, public gamers here is not that quite strong compared to Philippines. Minsan nga, karamihan sa mga player dyan galing amateur, tapos bakit sila nakukuha sa amateur? Kasi nakikita lang naman nila sa rank game eh. Doon nila nakikilala yung mga player. Parang kami nila Carl, nag-start kami sa rank game lang din eh. Oo nga, kabatch mo pala si Carl sa ano? Pines. Oo, bata niya si Carl. Nice who. How old was he then? Like 13. If I'm not mistaken, he's 12 that time. Grabe. Carlito. Carlito, ngayon, the great na. Ngayon, 16,000 kills na. Young goat na. Oo, young goat na. Pero, syempre, hindi niya parang kilala siya. Dali! Nice, so may final question ako. Sige, go lang. Dale, syempre,
since nag-guest ka dito, since nag-guest ka sa amin, hindi namin gini-jinx to. Lahat ng nag-guest sa amin, nilalagyan namin ng good luck, ano, good luck aura. Good luck, Dale. Energy bond. Just in case, Dale. Just in case, ikaw ay makapasok nga sa M5. Sabihin natin nakapasok ka nga sa M5. Kunyari, nangyari. Meron kaming challenge sa'yo. Ano naman yan? Pwede na ba malaman yan? Pag pumunta ka sa M5 dito sa Pilipinas, ang challenge ng tawag na to ay the Suman Challenge. Kakain ka lang ng Suman. Kakain ka lang ng Suman. Okay lang, kumakain talaga ako ng Suman. Ayan, okay. So tatanggapin mo. Dapat may surprise Suman. Sige, sabi ni Naisu, may surprise Suman. Bahala na yung mga producers natin mag-isip kung ano yung laman ng Suman. Pero, willing ka bang tanggapin ang Suman Challenge? Ano ba yan? Siyempre, kailangan ko munang alam. Basta Suman yun. Mayroong something sa Suman. Baka iba Suman yan. Iba yung nasa isip mo ng normal na Suman. Pero mag-chicken out ka ba o papalag ka sa Suman Challenge? Tingnan natin, sige. Oh, yeah. Malayo pa naman eh. Tayo pa. Paano ko, hindi mo kasi masabi. Ngayon, nasa top 4 kami eh. Oo nga eh. No? Ang dami sa traffic ha. Minsan feeling ko nga, Dale, wag kami eh. May nasisense nga ako just in case di ka makapasok ng M5. May iba ka pang team sa M5. Wag ako ata na eh. Yung feeling ko, siguro yung ganun, hindi ko natatanggawin. Pahinga muna ako. Okay. Lama. Baka sa NA ulit eh. Kumbaga, syempre focus lang muna ako sa sariling team ko, 'di ba? Tama. All right. Sige. Kasi kapag tinanggap ko yung ibang offer sa ibang country, ibang culture na naman 'yun. And ibang tatak na naman. Oh, iba. Sige, sige, Coach Dale, that pretty much rounds out the episode. Before we close out, do you have any final messages or shout outs or any plugs that you want to go ahead and give the listeners? Shout out Daddy Hood. Ayan, Daddy Hood. Shout out kay Daddy Hood. Ayan yung owner namin, pinaka isa sa mga pinaka mabait na owner din. Yan, tapos yun lang. Okay. Coach Dale, thank you so much. Thank you for joining us on this episode. That is now another episode wrapped up for the Road to M5 covering MPL Singapore, their journey. And hopefully, Coach Dale, we do get to see you out here for that Suman Challenge as well. This is again brought to you guys by Smart, our official telecom partner. I am Naisu and Manjean. Yeah! It's the Suman here. Manjean, any last words before we end here? Maraming salamat na kay Coach Dale. And manood kayo ng Asian Games. Supportahan nyo kami sa Asian Games. And ingat ka dyan, Naisu. Sige, Manjean, good luck there. Coach Dale, thank you again so much. And everybody, thank you. Please do follow us on the podcast again. Give us a rating. It does help the podcast grow. Thank you guys. And please do follow us also on our other social media, MPL Philippines on Facebook, Twitter, and YouTube. So that is it for us. Thank you guys so much. We'll see you in the next episode.